Ngayon po guys, sa magandang umaga na naman po sa ating lahat. Ayan, and another vlog na naman po tayo ngayon. And for today's video guys, so atin naman pong itackle. Last Sunday po kasi, ayun nga po, naglaro ako ng Battle of the Gun Club na Facebook lang po ang nagpapalaro yearly. Yung Battle of the Gun Club na yan. So ito po ay level 3 na sanction match ng Facebook. At classifier din po ito ng Facebook. Since ito po ay level 3. So hindi na po natin, hindi ko i-discuss yung classifier ng Facebook. So i-separate vlog po natin guys. Gagawin po natin ng separate vlog kung ano po yung classifier at paano po tayo mag-classify. Kasi pati rin po sa PPSA, nakapending pa yun, napaka-pending po sa akin yan. Okay, itatagal po natin yung ating ano nga ba ang Battle of the Gun Club na pinapalaro ng ating Facebook. At the same time, since ito po ay Facebook, marami pong mga nagre-request sa aking vlog. Nagko-comment po yung sa aking vlog. I-discuss ko daw yung different division ng PPSA or yung Facebook. Ayan, so ito na po, pagkakataon ko na po ito. Ito po, Facebook, i-discuss po natin dito sa ating vlog yung different division ng ating Facebook, kung anong mga division na yon. At the same time, yung division na yon, ano yung allowed na barrel dun sa specific division na yon. Kasi alam naman natin ang division, may kanya-kanyang barrel po yan, classification ng barrel na pwedeng ipasok dun sa ating division na yon. Ayan, so itatackle po natin yon, yung yun nga po, yung gun club kung paano po nilalaro yung Battle of the Gun Club ng Facebook yearly. Pero bago po yan, ano nga ba yung Facebook? Okay, ano nga ba yung Facebook? So Facebook means for Philippine Shooters and Match Officers Confederation. Ayan po yung Facebook. Okay. So dito po sa Pilipinas may dalawang nagpapalaro po ng mga sanction match or yung ating shooting competition kung tawagin. Kasi hindi po gaano sa mga baguhan, hindi po ganong familiar sa kanila yung kung ano yung sanction match. So ang sanction match ay yun po yung mismong tinatawag natin na shooting, practical shooting competition. Okay, so dito sa Pilipinas may dalawang nagpapalaro po ng ganon. So yun yung ating PPSA at yung ating Facebook. Dalawa lang po sila so far ang nagpapalaro ng ating shooting competition dito Pilipinas. At nagpapasalamat po ako doon dahil sabi ko nga passion ko na ang practical shooting. Nagpapasalamat po ako sa kanila, sa ating PPSA at sa Facebook, at nagkaroon po sila ng ganyan na organize. At naipakita po natin yung ating passion sa practical shooting sa mga gun enthusiasts. Ayan, at least doon naipapakita mo, nilalaro mo yung baril mo na kinakahiligan mo. Ayan, so sports na po kasi ito. Sports na po. So keep up the good work mga sir sa PPSA, sa Facebook. Ipagpatuloy po natin yan. Maganda po. Marami po kayo natutulungan ng mga shooter sa passion nila, sa stress reliever, at at the same time yung mga bonding ng family, asawa, kaibigan, tropa, gun clubs, ayun, mga bonding ba, kasi pupunta tayo mga dayuhan, different areas, ayan, so yung mga lugar supposedly na hindi natin napupuntahan o tinatamad tayong puntahan, pero marami palang mga pasyalan doon, ito na po yung mag-i-enforce sa'yo. Ito na po yung mag-i-enforce sa'yo, kasi kung may shooting competition sa lugar na yon at ikaw ay active sa shooting competition o sa nating term addict sa shooting competition, pupunta mo talaga yon. Pupunta mo kahit gano'ng makalayo yan. Kasi lalo na kung level 3 qualifier match, classifier match, yung world shoot qualifier at classifier match, pupunta mo talaga yan. Ayan, so nai-enforce ka pumunta sa mga different areas. So maraming salamat sir sa kung sino si Sir Ganaban sa PPSA. Ayan, shoutout sa iyo sir at yung mga official pa dyan, si Sir Edwin Lim sa PPSA, sa Facebook din, ganun din sir. Mga sir, pagpatuloy po natin yan. Okay, so proceed tayo sa different division ng Facebook. Ayan, may ginawa po akong presentation. So, bago po i-dive in natin sa presentation na yun, ito, liliwanagin ko lang dun sa handgun, kasi hindi ko ganun na-mention dun sa aking presentation. Dun sa handgun na double action, lahat ng mga double action guys na division, so yung double action kasi nandyan yung sa pismo ka, nandyan yung carry optic light, double action, striker fired, at yung ating revolver, yun yung mga double action natin guys. Take note, lahat po yan 9mm. Okay, 9mm po sila lahat dun, yung double action po natin, para walang malito. Lahat po yan, walang caliber 40 walang caliber 40 sa ating mga division sa double action na carry optic light, yung double action / striker fired, at yung ating revolver. Wala pong caliber 40, walang caliber 45 dyan. Lahat po yan 9mm. Okay, so then yung ating PCC rifle, na lahat ng mga division nun, yung ating pistol caliber carbine,
Yung unlimited saka limited, wala din po 9mm po lahat din yan. Wala pong ibang mga caliber yan. 9mm. Okay, so yung ating caliber port, yung ating stock high cap, stock high cap optic, pwede po yan sa caliber 40. Pwede po sa 9mm. May tinatawag kasi tayong ano dito sa Pismok, yung chrono, yung full load saka yung minor load. So yung 40 yun yung full load, at yung 9mm yun yung minor load. So sa scoring system po yan. Panoorin nyo po, kalkalin nyo po yung ating vlog. Lahat po yan, na-discuss na po natin yan. Okay, yung unlimited naman. Sa unlimited naman guys, ito yung tinatawag nating open sa PPSA. So ang bala lang po yan guys, super. Super 38. Ayan, super lang po yan. Super yung bala po yan ng ating unlimited. Okay, so dun naman sa ating classic. So sabi ko nga sa classic, itong ating Pismok, maraming diniferentiate po nila. May classic 45. Of course, lahat ng mga 45, caliber 45, dun po yung naglalaban-laban sa classic 45. Yung limited din, yung 10 rounder po yung magazine. Okay, so lahat naman po ng 10 rounder ng magazine, sila po yung naglalaban-laban. At yung ating single stock naman, na yun na yung classic natin sa PPSA, yung 9mm na 9 rounds, or pwede mo ipasok dun yung caliber 40 mo na 8 rounds. Ayan, pero sabi po nila kasi lahat guys, kahit anong mga caliber yan, dun sa ating single colon, yung single colon na 1911 natin, na supposedly dun sa ating PPSA ay classic, dito nga sinigregate nga nila. So lahat daw po yan dito sa Pismok guys, walang full load or major load. Full load kasi ang tawag nila dito sa Pismok, yung kanilang chrono na major load. Major load naman sa PPSA. So dito sa Pismok, full load, dun sa ating single colon, wala daw pong, lahat daw po yan ay minor load, yung ating single colon. Okay, so sana maliwanag, bago po tayo mag-dive in dun sa aking presentation. So proceed po tayo sa presentation ko. Panoorin po natin yung mga different division, at ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga baril na pwedeng gamitin doon sa division na yon. Pero ito po, papakita ko po mga sample na baril to guys. Sample lang po itong mga baril na to na pwede nyong gamitin. Pero mag-explore pa po kayo ng iba na ibang model ng baril na pwede nyong gamitin. Ayan, so punta po natin. Panoorin po natin. Okay guys, proceed tayo sa ating Pismok different division. Okay, so anong ano mga division ang mayroon sa ating Pismok? So mayroon tayong rifle, yan yung ating 9mm. So yung PCC po, sa rifle po, dalawa po ang nilalaruan natin doon, yung ating PCC at yung ating PRR. Okay, so yung PCC means for pistol caliber carbine. So mayroon po siyang sa PCC, mayroon po siyang unlimited, mayroon po siyang limited division, at meron po siyang micro conversion kit division. Okay, mamaya ay i-tackle po natin yan in details. Ipakita po natin yung mga barrel na allowed po sa kanya, na ginagamit po dun sa, yan sa division na yan. Okay, so proceed naman tayo sa B, wherein yung ating rifle na caliber 22. So pwedeng ilaro yung ating caliber 22. So lingit po sa kalaman ng lahat, ang caliber 22 po ay hindi po nire-refill yan. Hindi po nire-reload. So much less ang budget natin dyan. Okay, so ang rifle sa caliber 22 natin, PRR, means for practical rimfire rifle ang tawag sa kanya. So dalawang division din ang mayroon dyan sa caliber 22 rifle natin, yung unlimited at limited. So again, sabi ko nga, in details mamaya discuss natin. Okay, so proceed naman tayo sa ating handgun. So ang handgun natin, may tinatawag tayong double action at yung ating single action. Hindi po yung division, bilong lang siya sa double action at single action. Okay, so dun sa double action, for more details pala guys, regarding dito sa ating double action, single action, mayroon po tayong previous vlog na dinidifferentiate natin yung mga different division na barrel sa PPSA. So tingnan nyo po dun, explore nyo po yung ating mga barrel na ginagamit sa double action at yung ating single action. Okay, balikan po natin dito sa ating Pismok division. Sa handgun, pag double action, meron tayong carry optic light, double action striker fired, at yung ating revolver. Ayan, so sa double action mayroon tayong apat na division doon. Okay, so single action naman, meron tayong classic 45, limited 10, single stock high cap optics, at yung ating unlimited. Okay, in relation dito sa ating classic, medyo nakakalito lang dito kasi dinifferentiate po nila yung ating single colon na classic, wherein sa ating PPSA ay pag sinabi mong classic, isang division lang po yun. Nandun na po yung caliber 45 mo na single colon, nandun yung caliber
nandun yung caliber 40 mo na single column at yung ating 9mm. So, iisa lang po sa PPSA, classic division lang. Dito, sinegregate nila. So, yung classic 45, of course, yung magkakalaban dyan ay classic 45. So, single column po yan. Ganun din po yung ating limited 10, yung ating single column na 1911. So, limited 10, ibig sabihin ng limited 10, yung magazine niya, naglalaban-laban lahat ng mga 10 rounders na 9mm. Okay, so dito naman sa single stock, single column din po yan. Yung po yung classic, same as classic. Yung single stock natin, yan yung single column na 9mm. So, 8 rounder. So, again guys, dito po sa ating classic, dito sa ating mga single column, dito sa Pismok, ay lahat po yan minor load. Hindi katulad dun sa ating PPSA na pag sinabi mong caliber 40, caliber 45 ay major load at yung ating 9mm ay minor load. Dito po sa Pismok, po lahat yan na minor load, wherein yung ating power factor ay 125 yung ating power factor. Okay, ayan po yung single stock, limited 10 at yung ating classic 45. Okay, so i-check natin kung ano yung mga barrel na ginagamit po dito sa specific division na ating na-mention. So unahin po muna natin yung ating rifle 9mm na PCC, pistol caliber carbine na unlimited. Okay, i-check po natin kung ano po yung barrel na ginagamit po dito. Okay, so yan po yung sample ng ating PCC rifle, PCC unlimited division ng ating Pismok. So 9mm po yan na rifle, kung titingnan nyo po kaya siya unlimited kasi meron po siyang optic. Ayan, nilagyan po siya ng optic. In relation naman sa mga sukat niya na tinanggal na po na yata nila sa handbook yung mga sukat niyan. So, rifle, PCC rifle ay iisang division na po yan. So PCC unlimited division. Okay, so yan po yung may optic unlimited ang tawag po diyan. Okay guys, proceed tayo sa ating next division ng ating PCC rifle, wherein limited, PCC limited. Okay, so ang wala po silang pagkaiba doon sa ating PCC unlimited. So same specs po sila, same peripherals, 9mm. So, ang pagkaiba lang po nila guys, yung ating unlimited ay optic po siya. Optic po yung ginagamit dun sa kanyang sight. Wherein dito sa ating PCC limited ay wala po siyang optic. So, ang ginagamit po dito ay yung ating iron sight. Okay, so ganito po yung ating itsura ng ating iron sight. Sa mga hindi pa po nakakaalam, so ganito po yung tawag dito sa sight na to. So, iron sight. Okay. Okay, proceed tayo sa next division. Yun yung ating PCC rifle na micro conversion kit. So, ang example po nito, yung ating Glock pistol na sinasalpakan po natin siya ng ating conversion kit para maging rifle po siya. So, yan po. So, pwede rin po pala, may division na po na pwedeng gamitin yung ating conversion kit na Glock pistol. Okay, so proceed tayo sa ating rifle caliber 22. So yan po yung ating PRR. So yung dalawang division mo, meron tayo dito yung ating PRR unlimited. Okay, so yung PRR unlimited po natin. So ganito po yung itsura niya. So caliber 22. So unlimited, same as dun sa PCC natin kanina na pag sinabi mo unlimited ay may optic po siya. So pag limited naman ay wala po siyang optic. So same lang din dito, yung unlimited na PRR ay same specs po yung peripherals ng barrel, accessories. Ganun din po sa ating limited. Parehas lang po sila. Okay, proceed po tayo sa ating handgun. Unahin po natin yung ating double action. So yung unahin natin ay yung ating carry optic na 9mm. Okay, yung carry optic, naman. So ganito po yung sample ng carry optic natin. Meron, siyempre, pistol optic. Pag sinabi natin optic, meron po siyang optic. Ang mga sample po nitong mga baril na to, yung ito po yung ating JJ Shadow 2, Shadow 1, yung ating SPO 1. Ito po ay kadalasan pinalalaro po nila dito ay pure frame, bakal po siya. Okay guys, proceed tayo dito sa ating carry optic light. So yung carry optic light, ang pagkaiba po nung carry optic kanina na pinakita natin, ang carry optic po kasi, ang kadalasang ginagamit nilang baril ay yung pure bakal po, yung kanyang slide at yung frame. So medyo mabigat-bigat. Unlike po dito sa ating carry optic light, kaya nga mahilay, kasi yung frame niya po ay polymer po siya, so plastic. Ayan, so ang isang sample po na pwedeng gamitin ng baril dito ay yung ating PO9. Ayan, na CC. Shadow, CC rin na PO9.
Okay, yung next division natin na double action, striker 5, 9mm. Okay, yung double action, yung mga na-mention po natin sa ating carry of tick na mga barrel, yung napinakita po natin kanina, yung sample nga natin, yung CC Shadow 2, Shadow 1, yung ating tangpolyo, yan po yung carry of tick. Pagkaiba lang po nito, dito sa ating double action striker 5, tanggalin mo lang po yung optic nun. So, parang yung diniscuss din po natin kanina sa ating PCC na unlimited at limited at yung ating PRR na unlimited at limited. So, yung unlimited ay meron po siyang optic. Yung limited ay wala po siyang optic. So, ganun din po dito yung concept niya. Yung carry optic, tanggalin mo lang po yung optic niya dun sa baril na yon, ay pwede mo na pong gamitin dito sa ating double action striker 5. So, dito po sa ating double action, bakit may slash striker 5? So, yung striker 5 po kasi hammerless. So, ganito po yung kanyang example. Hammerless po siya. Ayan, yung ating double action naman, mayroon po siyang hammer. Okay, so revolver division. So, ang kadalasan po ginagamit nila dito sa ating revolver division ay yung Smith & Wesson na 9mm. Ayan, so dito po, pinapakita po nating video ay ano po ito, 9 rounder po na 9mm. Ayan, Smith & Wesson. So, long barrel po yung, ayan, so mahaba po yung kanyang nguso. Yung po yung hindi katulad ng mga ibang 38 ibang revolver na maiiksi. So dito po mahaba. Okay, yung next division po natin, yung ating single action, yung ating classic 45. Actually, isang sample na lang po na ipapakita ko sa inyo dito kasi sabi ko nga single column naman lahat 'to. Yung classic 45, limited 10, so single stock. So pare-pares lang naman 'yan, ang differentiation lang naman 'yan ay yung kanyang caliber, pero pare-pares po silang single column. So parehas po yung specs nung magazine, yung kung ilang bilang yung magazine at yung 1911 na single na barrel. Okay, so ganito po yung kanyang itsura. So sample po natin dito si Jun Catalan. Okay, yung ating stock high cap naman, yan yung ating 3011 caliber 40 at yung ating or pwedeng 9mm. Ayan, ito po yung ating example. So ang rounder po ng ang rounds po na pwedeng gargahin yung ating magazine dito ay nasa 18 to 20 rounds. Okay, yung mga gustong mag-gas 20 plus, pwede naman. Ayan, so yung isang susunod dito na division natin, yung stock high cap na may optic. So same lang din naman ito, yung standard na ito, yung stock high cap natin na 2011 na ito, lalagyan mo lang siya ng optic para maging stock high cap optic division po siya. Ayan, same specs, same peripherals po sila. Okay, yung pinakauli nating division, yung ating unlimited. Ayan, yung unlimited ito, magandang baril po ito sa handgun. So, ito po ay mayroon po siyang compensator, mahaba po yung magazine niya, mayroon po siyang retractor, yung kasahan niya, mahaba. So, then optic po siya, ayan, pagandahan po ng baril. So, ganito po yung baril na to. So, unlimited, pwede mo isalpak lahat ng accessories na gusto mong isalpak sa kanya.